Oriental Mindoro, ikasyam sa buwan ng Marso, taong 2017. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, Catholic schools at simbahang Katolika hindi papor sa death penalty. Small town lottery sa probinsya binuksan na. At blessing ng Revenue District Office 63 building at tax campaign kick-off ng BIR, isinagawa. At sa detalye na ating mga balita, nitong Pebrero, ipinag-iwang ang Adoption Consciousness Month na may temang pagmamahal palaganapin, legal na pag-aampon ating gawin. Kaugnay nito, isang anunsyo ang ibinahagi ni Social Welfare and Development Team Leader Mira Melinda Leterio hinggil sa isang polisiya sa legal na pag-aampon. Merong mga proseso tayong nadagdag pagdating sa adoption. Noon kasi, nung hindi pa napas yung ating 9523 o yung certification declaring the child legally available for adoption, dati pwedeng mag-file na kahit ng relative direct ng adoption. So ngayon, with the passing ng 9523, ang bata na non-relative adoption is dadaan muna doon sa certification na yun na nag-i-issue nun ay ang aming secretary. So, bago pa sila maipa-adapt, dapat meron ng sidikla ay yung bata at mag-a-undergo sila sa matching process. So, pag non-relative adoption or kung relative adoption pero lagpas na siya sa fourth degree, nadaan siya doon sa process ng sidikla. Mensahe niya, bagamat mahaba ang proseso ng pag-aampon, layunin naman niya, aniya, ng legal adoption na masiguro ang karapatan hindi lamang ng batang aampunin, kundi maging ng mag-aampon dito. Sana doon sa mga magulang na hindi kayang buhayin yung mga anak, kaysa ipamigay nila kung kani-kanino, ini-encourage po namin kayo na isurrender po sa amin yung bata para po nagiging maayos yung placement ng bata. Kasi, at para naman doon sa mga gustong mag-ampon, nakikiusap din kami sa inyo na gawin natin legal ang pag-aampon. Kasi nga po, sa legal na adoption, pinoproteksyonan po natin ang batang ipa-aampon. Kasi kung legal po ang ating adoption, after the approval of our petition for adoption, ang karapatan po ng bata ay equivalent o kasing katapat ng karapatan ng biological child. Ayon pa kay Leterio, karaniwang kaso ng hindi legal na pag-aampon ang tinatawag na simulated birth o ang pagpaparehistro ng bata sa pangalan ng isang mag-asawa o individual pagkapanganak, bagamat hindi ito ang tunay na magulang. Maliban sa hindi protektado, pareho ang bata at ang nag-ampon dito, lalo na kung maghahabol ang totoong magulang. Maaari aniyang makulong at magmulta ang mag-aampon dahil hindi dumaan sa legal na proseso ang pag-aampon dito. Sa isang institusyon sa lungsod na may permiso ng DSWD upang magproseso ng adoption, ilang larawan ng mga batang ipinakita ni Assistant Director na si Grace Magpili, aniya, bago ibigay ang bata sa mga nais mag-ampon sa kanila. Sinisiguro munang dumaan ang mga ito sa mabusisong proseso upang matiyak na karapat-dapat na ipaampon sa mga ito ang bata. Aniya pa, hanggat maaari ay may pagkakahawig ang bata at ang magiging adoptive parents nito. Sa ibang balita, binuksan na ngayong araw, ikasyam ng Marso, taong kasalukuyan ng Small Town Lottery Branch ng PCSO sa lungsod ng Calapan. Layunin ng STL na masupo ang mga illegal na sugalan sa bansa, kaya sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga ito ay tiyak ang tanggapan na mawawala ang weteng. Ayon kay PCSO Oriental Mindoro Branch Manager Augusto Tortesillas, hindi lamang mga LGUs at PNP ang makikinabang sa magiging kita ng STL, kundi higit ang paglalaan nito sa mga charity works at pagbibigay ng trabaho sa mga residente ng probinsya. Noon pa, may weteng na talaga. So, hindi na ako may weteng case. Nag-try na ang PCSO ng mga iba-ibang programa, biya mo din, hindi pa rin siya masagota. Nag-come up ngayon ng small town natin, legalized weteng.
So yun, with the objective, na apat ang objective niya na, i-help, eliminate illegal numbers game. Number two, create employment. Create employment sa mga kaho o brador. Patatlo is to generate funds for charity programs ng business. Tapos pang-apat, makadagdag ng income sa local government. Kaya may share po yung mga LGBT. Samantala, naging mainit na usapin naman ang pagkakaroon ng kabahagi ng PNP sa magiging kita ng STL. Ayon sa tanggapan, nararapat lamang na magkaroon ng share ang PNP sapagkat ito ang mag-monitor sakaling magkaroon ng illegal na pasugalan sa probinsya. Aniya, bati nila ang hirap ng mga kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad higit sa lungsod kung saan nakatayo ang maraming establishmento. Samantala, bilang suporta sa layunin na ito ng PCSO, dumalo sa aktibidad si Oriental Mindoro Police Provincial Office Director, Police Senior Superintendent Christopher Biro. Malinaw para dito na hangarin ng PCSO ang pagbibigay ng porsyento sa PNP. Aniya, ang desisyong ito ay hindi na nila hawak pa. Tanging pasasalamat at tiyak na pag-action aniya ang kanyang maipaakabot sa tanggapan para sa ibabahagi ng mga ito sa kapulisan. Ang Kabayanan na iba pang mga balita sa aming pagbabalik. The waiting is over. New Shell V-Power Nitro Plus is here. Designed to start working the instant it hits your engine and help improve performance. New Shell V-Power Nitro Plus. Performance reinvented. Handa na ang Civil Service Commission Oriental Mindoro Field Office sa magaganap na Civil Service Exam sa darating na 12 ng buwang kasalukuyan sa Oriental Mindoro National High School at Adriatico Memorial School. Ayon kay Provincial Director 2, Josephine Altura, tapos na sila sa pagbibigay ng briefing sa lahat ng magiging bahagi ng exam mula sa test administrators hanggang sa mga magbibigay ng seguridad sa palibot ng exam venues. 115 silid-aralan ang gagamitin sa pagsusulit at 2 test administrators ang itatalaga sa bawat room. Tapos yung briefing dun sa mga test administrators. So, tumatend dun yung parang yung lahat ng gaganap dun sa Sunday. So, yung simula dun sa chief examiner, tapos yung mga supervising, yung room examiner, proctor, even the janitor, the helper, the medical staff, the PNP, the security guard, the verifier. Yun, kumbaga ganun ka-intensive yung briefing kasi gusto masigurado ng CSC talaga na kumbaga hindi magkakaproblema yung conduct ng exam. Paalala ni Director Altura sa mga kukuha ng pagsusulit, isasara nila ang gate ng mga eskwelahan ganap na alas 7:30 ng umaga at ang sino mang mahuhuli ay hindi na papapasukin. Talagang the gate will be closed exactly at 7:30. So sorry na lang dun sa hindi makakakuha ng exam. So ang sunod na kuha ng exam ay August 6. So sa August 6 na lang, pero they will still apply. O kasi ang ini-impose natin dito yung discipline din sa examine eh. So kumbaga parang gusto natin na ang mga examine eh, alam nila na papasok sila sa bureaucracy. So dapat yung discipline, di ba? So kung sila yung late, di ibig sabihin pag naging empleyado sila ng gobyerno, pwedeng late, di ba? So kaya parang dun pa lang,
maging strict tayo. Dagdag pa niya, pangunahing kailangan dali ng application receipt, valid ID at itim na ballpen. Ilang payo naman ang ibinahagi ng opisyal sa mga kukuha ng exam. Anya, kabilang sa mga dapat tutukan kung nagre-review ay ang English, math, general info at current events. Dapat rin anyang matapos sa itinak ng oras ang pagsagot sa mga tanong. English and math, actually, current events, general info. Kumbagay, meron din mga stock knowledge kasi. And since ito ay under time pressure, dapat mabilis. Kumbaga wala ng panahon talagang parang magmuni-muni. Kumbaga talagang sasagutan mo na talaga kaagad kasi under time pressure. Kasi yung reason naman nung iba, kaya hindi sila nakakapasa, hindi naman talaga natatapos. O, kasi na parang nagbabasa sila, parang wala. So, do dapat ay relax, pero wag namang masyadong relax. Ano, yung tama lang. 2,365 ang nakadakdang kumuha ng pagsusulit para sa professional at 400 naman at 41 para sa sub-professional sa lalawigan. Nakatakda naman ang 2nd civil service exam para sa taong ito sa darating na Agosto. Mula noong nakaraang taon, 2 beses nang ginaganap ang civil service exam kada taon. Samantala, nanawagan si Civil Service Commission Oriental Mindoro Field Office Provincial Director 2 Josephine Altura sa mga government workers na magpasok ng nominasyon para sa 2017 Search for Outstanding Government Workers, ang taon ng search na bahagi ng Honor Awards Program ng Komisyon. Ayon sa opisyal, hanggang sa 31 na lamang ng buwan kasalukuyan ang pagsusumite ng mga nominasyon at ikinalulungkot-ani ang hanggang sa kasalukuyan ay wala pang nominees mula sa Oriental Mindoro. Hanggang ngayon wala pa. Pero naniniwala ako na marami. Pero meron akong mga kinakausap. Meron naman akong mga kinakausap ng mga agency kasi may nakausap na ako sa DepEd, may nakausap na ako sa local government unit, may nakausap na ako sa PNP. So ang sinasabi nila, even the government-owned and controlled corporation, may nakausap na rin ako. State University, meron na din. So ngayon, ginagawa pa lang talaga nila yung paper. So, willing ko ibigay yung servisyo na makita ko muna yung paper nila for me to review that, yung kanilang nomination. So 10 pages lang yun. So kung isasubmit mo yung 11, isusulit. Sorry, 10 pages. Naniniwala ko marami tayong mga lingkod bayani dito talaga sa Oriental Mindoro, lalo na't meron tayong mga IPs dito. Ang HAP ay bukas sa lahat ng elective at appointive officials, permanente, temporary, coterminous, contractual o casual man ang estado sa gobyerno. Kabilang sa mga kategorya ay ang Presidential Lingkod Bayan Award, CSC Pag-asa Award at Dangal ng Bayan Award. Primarily, yung accomplishment niya. Yung accomplishment niya for the past 3 years. So, kung ngayon ay 2017, so ang i-consider namin is the his/her accomplishment on 2014, 15, and 16. Na yung kanyang accomplishment ay may malaking impact, may malaking contribution. Yung bang ganon na maraming nakinabang, na kumbaga idea niya ito, innovation niya ito, nang dahil sa pagmamahal niya sa serbisyo. So, kumbaga ginawa niya itong klase ng serbisyong ito o klase ng proyektong ito. Maliban sa pagkilala sa natatanging performance at katangian bilang kawani at opisyal ng gobyerno, layunin rin ito na maipakita sa mga mamamayan ang sakripisyo, husay, determinasyon at integridad ng mga lingkod bayan. Amin itong hinihikayat na po ang mga government officials and employees ng Oriental Mindoro na sana ay kayo lumahok dito sa aming Search for Outstanding Government Workers 2017. Hindi po kayo nagmamalaki sa inyong pagsaling ito, di ba? You're making a difference. Kasi ay, kumbaga, you're influencing, you're inspiring other government workers with that. Kumbaga, malaking bagay na may pakita natin na mga Mindoreño ay mga natatangi din po at saka mga lingkod bayani na may pagmamalaki ng bansang Pilipinas. Maaaring i-download ang 2017 HAP guidelines, nomination forms at iba pang materyales sa www.csc.gov.ph. Tulad naman ng nakaraang taon, posibleng itakda ang awarding ng mga mananalo kasabay ng pagdiriwang ng Civil Service Anniversary sa Setyembre.
Magbabalik po ang TVNet Newsline. Tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy na ating mga balita, pinasinayaan na ang bagong gasali ng Bureau of Internal Revenue sa lungsod ng Calapan na matatagpuan ngayon sa Barangay Tawiran. Nagsimula ang construction ng 4-story building nakaraang December 27, 2015 at natapos nakaraang taong 2016 na pinondohan ng 45 milyong piso. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng isang banal na misa na pinangunahan mismo ni Bishop Warlito Kaantig ng Apostolico Bicariato ng Calapan. Sinundan ito ng lighting of candle, ceremonial cutting of ribbon at ang unveiling ng building marker. Kasama ang RDO 63 employees sa pamuna ni Regional Director RR9A Attorney Romulo Aguila Jr. at ilang mga pangunahing bisita, binasbasa ng obispo ang buong gasali. Ayon kay Revenue District Officer Esperanza Castro, mahalagaan nila ang pagkakaroon ng sariling tahanan ng BIR upang higit na maging epektibo at epesyente ang mga kawani nito. Ganon rin sa higit na pagpapalawak ng kanilang tanggapan. Malaking kaluwagan ito sa mga taxpayers na araw-araw na dumadagsa, buhat pa sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Yung comfort nila dahil maliwalas at pangalawa, kami maliwalas na, maganda. I'm sure yung mga taxpayer, mayroon ganyan pumunta dito para malaman, magtanong kung anong dapat nilang gawin. Hindi katulad mo, natatakot sila. Ngayon po, hindi sila matatakot dahil lahat, sinisiguro po, na lahat ng employee ng Revenue District ng Versus ay tapat sa servisyo. So lahat po kami na nandito, ngayon lalo ba, bagong building, we are enthusiast, no? Parang nagkaroon kami ng vision lalo na mapagbuti ang servisyo ng sabihin. Dumalo rin sa naturang okasyon si Governor Alfonso Manila Jr., City Mayor Arnan Panaligan, mga personalidad mula sa business sector, taxpayers at ilang kinatawan mula sa pribadong grupo. Kaling sabay ng naganap na pagkapasinaya ay ang paglulunsad rin ng tax campaign kick-off kung saan ay muling ipinapaalala ng nasabing ahensya ang pagbabayad ng buwis sa mga mamamayan. Isinasagawa ang ganitong gawain bago pa man magsimula ang itinakdang araw para sa filing ng income tax return. Sa ibang balita, matapos kumalat ang naging pahayag ni 2nd District Congressman Reynaldo Umali patungkol di umano sa pagsang-ayon ng mga Katolikong paaralan sa lalawigan sa death penalty. Umani na ito ng iba't ibang reaksyon at komentaryo mula sa mga Mindoreños. Ayon kay Father Nestor Adalia, Vicar General ng Apostolico Bicariato ng Calapan, kahit kailan ay hindi sumasang-ayon ng simbahan at para lang Katoliko sa usapin ng death penalty. At patuloy silang naninindigan na hindi solusyon ang pagpatay
upang masok po ang kriminalidad sa bansa. By all means, ay hindi pabor ang simbahan sa death penalty. Sa simula pa, simula ay hindi pabor ang simbahan. At ang mga Catholic schools ay bilang isang mga entities, one of the many entities of the church, na ito ay ang pagtuturo ay base din sa Catholic faith and also in the moral faith and theology of the Catholic Church ay hindi rin pumapabor sa death penalty. Kailanman ay hindi ito mababago. So, maaring ang mga mananampalatayang Katoliko ay hindi nagkakaisa at sila may kanya-kanyang mga opinion at may kanya-kanyang paninindigan kung ano man ang gusto nila o pro or anti-death penalty. But still, ang turo ng simbahang Iglesia Katolika ay hindi nagbabago. Mananatiling hindi tayo pabor sa death penalty. At ang mga Catholic schools bilang malaking bahagi na magtuturo at panghahawakan ang turo ng simbahang Katoliko ay hindi rin pabor sa death penalty. Sa ngayon ay isang mainit na usapin pa rin ang pagbabalik sa batas ng death penalty kung saan nahahati ang komento at opinyon ng mga Pilipino. Kamakailan lamang ay pinagbotohan na sa Kongreso ang death penalty bill at sa ngayon ay 270 na ang bilang ng mga sumasang-ayon. 54 ang hindi pabor at isa lamang ang nag-abstain. Naging malaking usap-usapan ito hindi lamang sa probinsya kundi sa buong Pilipinas. Una nang tumutol dito ang simbahang Katolika na siyang hanggang sa huli ay hindi pa rin matitinag sa kanilang prinsipyo na mahalaga ang buhay ng tao at dapat sundin ang ikalamang utos ng Diyos na huwag kang papatay. Batid ni Father Adalia na mayroong sariling opinyon ng bawat isa at aniya, ito ay kanyang nire-respeto ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang turo ng simbahan na mali ang pagpatay at pagpataw ng kapatayan sa kapwa. Kung maibalik man ani ang batas na ito, ang tanging magagawa na lamang nila ay manindigan at kahit na anong mangyari, hindi ito maaring tanggapin ng simbahang Katolika. Samantala, ngayong araw, naglabas na rin ang kanilang opisyal na pahayag, ang Divine Word College of Calapan at Apostolic Vicariate of Calapan Parochial Schools hinggil sa usapin. Narito ang kanilang pahayag na nilagdaan ni na DWCC President Father Anthony Ibarra Pavelia, SVD, at AVCPS Superintendent Reverend Father Vicente Uy, JCB. We, the administrators, academic and non-academic personnel, students and pupils of Divine Word College of Calapan and Apostolic Vicariate of Calapan Parochial Catholic Schools in Oriental Mindoro, disown the said published statement. What is said to be sentimental opinion of Catholic schools in favor of death penalty is erroneous, malicious, atrocious and fictitious. Believe that death penalty is an offense to the sanctity of life and to the dignity of the human person. It contradicts God's commandment, thou shall not kill. It is unacceptable, however grave the crime of the convicted person. Stand then and now, no to death penalty. Samantala, sa isang phone interview kay Congressman Umali, sinabi nito sa Newsline na misquoted lamang siya sa isa sa kanyang mga naging interviews na karang araw kaugnay sa kontrobersyal na pagsasabatas muli ng death penalty. Hindi na rin anyo matandaan ang naganap na interview kung saan ay sinabi niyang maging mga Catholic schools sa probinsya ay sangayon sa nasabing panukala. Ganun pa man, hindi na anyo mahalaga ito at ayaw na rin niyang palakihin pa ang issue. Maraming mahalagang gawain ayon sa sulon ang dapat pantutukan at bigyang pansin. Naipasa na sa Kongreso ang naturang panukala at naniniwala siyang tama lamang ang kanilang naging pagboto dito. Iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic.
Smart Ideas for a Better Life. Panasonic. Ideas for Life. Isang organikong sakahan ang tinagurian ngayong Healing Farm sa bayan ng Nauhan. Bakit? Alamin sa kwento ni Rainer Zabal. Taong 1988 nang sinimula ni Diwi Albufera ang pagtatanim sa halos 2 hektaryang lupa sa Pinagsabangan 2, Nauhan. Aniya, sa katunayan ay hindi naman siya nagtapos ang agrikultura, ngunit dahil sa kinagisnanan niya ang pagtatanim, mula sa kanyang mga magulang na siyang magsasaka sa kanilang bayan, ay umalis siya sa pagiging draftman at sumubok sa pagdenegosyo ng taniman. Taong 1996 sumaging organic farm ang taniman na ngayon ay mas kilala na bilang The Healing Farm. Hindi talaga ako lehitimong magsasaka. Mm-mm. Yung magulang ko ang magsasaka. Nahilig lang ako sa farming kasi nga ay isang malaking negosyo ang farming. Sapagkat diyan ang galing yung aking ipinagpaalo sa aking mga anak. Naging seed producer ako at nagsisales ako ng 1.8 million sa isang season. Noon yun, doon ako nakaipon at napatapos ko yung tatlo kong naunang anak at sa kasalukuyan dadalawa na puro graduating na halos. Ayon kay Mang Diwi, hindi naging madali para sa kanya ang magpalago ng isang farm, lalo pat lagi silang nakakaranas ng paniniran ng mga peste at madalas ding daanan ng bagyo ang kanilang lugar. Mahirap ang magbukid, pero isa sa konsiderasyon kaya nga na isa sa magandang hanap buhay at isang magandang negosyo kasi nakasalalay sa iyong mga kamay yung buhay ng sambayanan. Ngunit dahil sa kanyang pagtsatsaga at pagsasagawa ng mga alternatibong pamamaraan ng pagsasaka, ay patuloy na lumago ang kanyang taniman. Aniya, hindi na kinakailangang gamitan pa ng mga kemikal na produkto ang kanyang mga pananim sapagkat bilang isang magsasakang siyentista, nakapag-imbento siya ng ibang paraan upang masugpo ang mga peste at ito ay mula sa kanyang sariling mga tanim. Kaya naman pinagmamalaki ni Mang Diwi na lahat ng kanyang pangailangan upang magkaroon ng masaganang ani ay mula sa sariling pagsisikap na hindi na kinakailangan pang mag-angkat ng mga pesticides na siyang sumisira sa kalikasan. Hindi kailangang umangkat o bumili at sumira ng kalikasan kasi ang organikong pamamaraan ay nagmamahal sa kalikasan. Yan ang ating prinsipyo. Sabi nga ay patabain ang lupa, hayaan ang lupa ang magpataba sa ating halaman. Ako ang nagpo-formulate ng sarili kong fertilizer. Ako din ang nagpo-formulate ng sarili kong mga biocontrol agent na kung tawagin natin pesticides. At ganun din ako rin ang nagpo-formulate ng pakain sa hayop. Kaya natagurian akong magsasaka siyentista at nagkaroon ng programa ang government nang naukol sa mga magsasakasintista. Integrated farming, kung saan ang mga damo sa paligid ng kanyang farm ay kanyang ginagawang pakain sa mga alagang hayop. Ang mga magiging dumi naman ng mga ito ay kanyang ilalagay sa vermi na siyang gagawin naman niyang pataba para sa pananim na gulay at palay. Gayon rin ang kanyang mga alagang isda tulad ng tilapia, hito at dalag na kumakain naman ng mga dahon ng herbal plants, samantala ang tubig sa fish ponds ay kanyang pinandidilig sa mga pananim. Mga magsasakasintista, yun ang tuwirang nakatuto sa paglikha at research ng mga natatanging kapakipakinabang nakaalaman. Samantala, hinihikayat naman ni Mang Diwi ang lahat ng mga kapwa niyang magsasaka na mag-isip at magsagawa ng iba pang pamamaraan ng pagsasaka na hindi magkakaroon ng masamang epekto sa lupang tinataniman. Dagdag pa niya, dapat pahalagahan hindi lamang namang magsasaka kundi ng bawat isa ang kalikasan na siya nagbibigay ng lahat ng pang-araw-araw nating pangangailangan. Ay hinihikayat ko ang mga magsasaka na huwag masyadong sumalig sa mga kemikal, sa mga lason o mga pesticidong lason at saka yung chemical na fertilizer. Sapagkat ang chemical na fertilizer sumisira ng ating lupa hanggang sa tuluyan ng mamatay ang mga mikrobyong nararyan at ito hindi maging produktibo para sa ating mga pagtatanim. Mula dito sa bayan ng Nauhan, Rainer Zabal, TVNet Newsline. Sa ating public advisory, bilang bahagi ng pagdiriwang na 19 na taong pagkakatatag ng Calapan City, inaanayahan ng City Government of Calapan,
DOST Oriental Mindoro at Metal Industry Research and Development Center ang mga may-ari at manggagawa ng machine and welding shop sa lungsod. Gayun din ang mga mag-aaral ng mga para lang may technical vocational courses na dumalo sa libreng pagsasanay at demonstration sa mga sumusunod. Occupational Safety, Wrought Iron Forming, Welding Processes, Electroplating, Metal Polishing, Heat Treatment of Steels, Productivity Improvement through 5S, gaganapin ang serya ng pagsasanay mula sa 14 hanggang 16 ng Marso. Magsasagawa rin ang Philippine Welding Society ng Welding Skills Competition. Sa 16 ng Marso na bukas para sa mga carbon steel professional welders at technical or vocational students. Tatanggap ng Certificate of Excellence, NC equivalent ang mga magwawagi sa kompetisyon. Para sa karagdagang impormasyon, maaari pong tumawag sa DOST Oriental Mindoro sa telepono bilang 288-791. Para naman sa kumpirmasyon ng pagdalo o pagkuha, pagsusumite ng application forms, makipag-ugnayan sa City Trade and Industry Department. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. At yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at informasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.